sa panahon ngayon. Fake news ay laganap, kailangan natin ang gabay. Di dapat magtiwala itong si Enzo Recto, dalay katotohanan upang tayo'y ilayo sa mga kasinungalingan. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, umalma si Panelo, unfair daw kay Duterte. Kasi mga kabunyog, itong sinabi ni DILG Secretary Binhur Abalos, mayroong kasing bagong approach sistema itong DILG at ang PNP sa kampanya nito kontra droga. Kaiba noong panahon ni Duterte na talagang napaka-controversial, napakarami ng pinatay sa war on drugs ni Duterte mula nung maupo siya noong 2016 hanggang nga nung matapos pa yung kanyang administrasyon noong 2016, 2017, 2018 hanggang 2019. Talagang napakatindi ng naging approach ni Duterte sa kanyang war on drugs. Pag-upo ngayon ni Marcos Jr., syempre ang nasa forefront ng kampanya sa kontra sa droga ay ang PNP at ang PIDEA. Ay ang PNP, nasa ilalim yan ng DILG. Ay ang DILG Secretary si Binhur Abalos, mayroon silang bagong tawag sa kanilang kampanya kontra sa droga. Yung tinatawag na BIDA. Buhay ay ingatan, droga'y ayawan. Ngayon, ang pinaka nilalaman nitong BIDA, pinagmamalaki, ibinibida nito ni Secretary Binhur Abalos ng DILG, buhay ay ingatan. Ang ibig lang naman sabihin na ang approach na ngayon ng PNP batay sa ibinigay na directions ng DILG ay hindi na tulad nung panahon ni Duterte na talagang madugo. Maraming namatay, lalo mga ordinaryong mamamayan. Noon, kahit mga ordinaryong adik ay talagang pinapatay. Pinapalabas na mga nanlaban, pero maraming testigo ang nagsasabing hindi naman nanlaban. Talagang sila'y marami mga extrajudicial killings. Talagang summarily executed ang karamihan o kaya pinalalabas na nanlaban. Sa ilalim ng bagong administrasyon ni Marcos Jr., sabi ni Binhur Abalos, iba na yung kanilang approach. Ganon din yung sinasabi ni PNP Chief Azurin. Iingatan na nila na magkaroon ng mga pang-aabuso, iingatan na nila na may mamatay. Kumbaga, kung may mamamatay man, hindi yung talagang sinadyang patayin, summarily executed. Kung may mamamatay man ay dahil maaari talagang nanlaban. Hindi tulad ng mga panahon, ng panahon ni Duterte, na talagang yung pagpatay ay parang policy mismo. Yun mismo ang main na patakaran o sistema o approach ng panahon ni Duterte sa kanyang war on drugs. O ngayon, ang sabi ni Panelo, anong ibig sabihin? Para bang sinasabi nila na mali yung dating admin? yun yung inaalma ni Panelo. Unfair yun kay Duterte, sabi niya. Panoorin natin yung pag-alma ni Panelo. O yan, ito. For current issues, ayon sa Philippine National Police o PNP, layunin nilang hindi maging madugo ang drug war campaign ng Marcos Administration. Ito ay kasunod ng opisyal na paglulunsad ng bagong kampanya ngayon na kontra iligal na droga na tinatawag na BIDA o yung Buhay, Ingatan, Droga ay Ayawan Program. Ano po ang humingi ninyo dito, Atty. Sal? Kasi ang dating sa akin parang, kasi nung sinabi nung DILG Secretary na medyo babaguhin nila. Mm-hmm. Hindi na yung consent, pareho ng dati. Para bang ang sinasabi nila na mali yung ginawa yung ng dating administrasyon. Mukhang I will totally disagree. Kasi yung pagpatay naman po ng mga involved sa drugs, nangyayari yun sapagkat sila ay lumalaban talaga eh. Another question, okay, na naman ang mga human rights advocate na buling buksan ang pag-imbestiga o yung pag-iimbestiga sa mga extrajudicial killings bago ang planong pagbisita ng isang United Nations Special Rapporteur sa susunod na taon. Ano po ang reaction niyo tungkol dito? Ayang ka na naman. Hindi ka na natuto. Hindi ka maintindihan itong mga
group nito. Eh, dati naman tayo nag-iimbestiga na dyan eh. Walang problema yung pag-iimbestiga. Ang problema nga po, kung bakit hindi na isasampal, dahil walang testigo. Kaya hindi ba palaging panawagan ni Presidente Duterte no, sa kanyang panahon, magtestigo kayo para maisulong natin. Otherwise, eh, palagi lang tayo. Sa madaling sabi, ang sinasabi ni Panelo, wala silang nakikitang mali sa programa ni Duterte noon kontra sa droga. Nung panahon na sila ay sila yung nasa administrasyon, sila yung nagpapatakbo ng war on drugs, wala daw siyang nakikitang mali. Yun daw mga ano na yon, yung mga namatay, talagang ano yon, biktima ng war on drugs, nanlaban yon, nanlaban. Kaya wala daw EJ case. Walang extrajudicial killing, sabi ni Panelo. At saka, nakita naman daw ang tagumpay ng war on drugs ni Duterte. Kaya itong programa ngayon na sinasabing buhay ay ingatan, droga ay ayawan, malambot daw ito. Actually, yan din ang kinukomentaryo nila Bato de la Rosa, nila Kibuloy, lahat ng mga associated kay Duterte, sila Bato, si Panelo, si Roque, si Kibuloy, lahat sila, hindi maganda ang kinukomentaryo sa approach ngayon ng war on drugs ng administrasyon ni Marcos Jr. Ang sinasabi nila, malambot daw ito. Ano? Malambot. At mali daw yung sabihin na iba na ngayon ang approach para daw sinasabi na mali yung approach no ni Duterte. Samantalang marami daw nagawa ng panahon ni Duterte. Ay, ang problema niyan, ano, mga kabunyog at mga kababayan, kung nagtagumpay si Duterte, kung nagtagumpay kayo, Panelo, sa inyong war on drugs, ginamit nyo na lahat, marami na kayong pinatay. Ha? Kahit pa sabihing napakalaki nung sinasabi ng mga human rights groups at civil society, yung 30,000, kahit pa yung 6,000 na sinasabi ng PNP, na inami ng PNP na namatay sa war on drugs, napakalaki pa rin nun. Ang isa, 5, yun nga lang namatay sa Maguindanao Massacre na 58 katao, kinundina na ng marami at ng buong mundo. Yun ngang SAP, 44 na namatay, ay yung inaamin ng PNP na namatay sa war on drugs, 6,000. Kahit pa sabihin mong 6,000 yan, napakalaki pa rin yan. Diba? Ngayon, kung nagtagumpay yung war on drugs ni Duterte, bakit ngayon nandyan pa rin? Napakatindi pa rin ng problema sa droga. So ibig sabihin, hindi talaga effective yung pinagagawa ni Duterte noon. Hindi talaga ang solusyon yung pagpapatayin yung mga tao. At sa katunayan naman kasi, ang tinamaan nito ay yung mga ordinaryong yung ordinaryong mga sila sa droga. Ako nga, may best friend ako. September pa lang noon, 2016. 2016 na upo si Duterte. September 2016, pinatay. Kilala namin na gumagamit siya at na nagparehab talaga siya. Nirehab siya ng pamilya. Ngayon, paglabas niya sa rehab, tahimik na siya eh. Hindi naman siya pusher, hindi rin naman siya, lalong hindi naman siya drug lord. Pero habang kainuman niya yung kanyang mga kaibigan, may dumating siyang kaibigan galing Australia, yun, niraid ng mga pulis at ng mga pideya, patay. Ano? Wala, pinalabas nila ng laban, may baril daw. Ay kaming mga kaibigan niya, alam namin wala namang baril yun, yung kaibigan namin na yun. So yan yung nangyari, marami ang ganon. Mga ordinaryo lang na totoo naman na na-involve talaga sa drugs, user. Pero nung matagal na kasi, alam naman natin na ang approach natin sa jail the pusher, save the user. Kasi yung user, hindi naman yun hindi masyado ang pananagutan nun. Iba talaga yung pusher. Diba ganun yung approach natin na matagal na? Pero ang pinakamatindi talaga dyan na may pananagutan, yung mga drug lords. Eh, yun malungkot pa nga. Lalo yung mga Filipino-Chinese na mga drug lords. Yung Peter Lim, di ba? Ay, nakakapasok pa mga yun ng Malacanang. So, ang nangyari talaga, sa kabila ng ginawa na ni Duterte yung mga pagpatay, wala. Hindi naman nasolusyonan ng droga. Sa katunayan, tingnan nyo ngayon yung nangyari sa anak ni Rimulya. O, hindi yan namatay sa war on drugs. Pero ibig sabihin, yung mga malalakas sa gobyerno, yung mga malalakas sa lipunan, yung mga kilalang pamilya, hindi sila tinamaan ng war on drugs. Ngayon,
Wala naman tayong nakitang ano eh, na nasugpo yung droga eh. Lalo lang lumala at nanatili. So ibig sabihin, bigo. Bigo yung war on drugs ni Duterte. At ano ang pinopropose ngayon nila Bato? Ano ang pinopropose ngayon nila Rubin Padilla? Ay di ba ang pinopropose ngayon nila Bato at Rubin Padilla, i-decriminalize na lang ang paggamit ng droga. Sirang-sira yung imahe natin sa buong mundo. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakasuhan ang presidente ng Pilipinas sa International Criminal Court. Hindi naman simpleng kaso yun. Crimes against humanity. Ang magpapatay ka ng napakaraming tao, ang sabi ng pulis, ang tinatanggap nila 6,000. Ang sabi sa records ng human rights groups, 25,000 to 30,000. Kahit pa yung sinabi lang ng pulis na 6,000, napakalaki na nun. Kasi kahit 10, 20 o 50 buhay lang na mawala, napakahalaga kasi mahalaga ang buhay. O ngayon, pinapanagot na si Duterte sa International Criminal Court. Anong nagiging depensa nila Panelo, nila Roque, nila Duterte? Ay di ba ang sinasabi nila, wala namang kaming policy na pumatay. O di ba? O bakit nila ngayon tinatakasan yung kanilang responsibilidad? Nung mga panahon na nakaupo sila, halos ang bukang bibig nila Panelo, nila Duterte, nila Bongo, nila Bato, kill, 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 huwag kayong mag-alala, sagot ko kayo. O, pero ngayon, kung talagang naniniwala silang wala silang ginawang masama, kung naniniwala sila Duterte at sila Bato na yung kanilang policy noon, yung paraan nila ng war on drugs noon ay tama, o, diwag nilang ikaila na sila ang nag-order na kill, kill, kill. Bakit ngayon? Tinatanggi nila yan. So ibig sabihin, kahit sila, alam nilang hindi nila kayang ipagtanggol yon. Bakit? Tama ba yung sabihin mong patayin, patayin, patayin? Ay hindi pwede yon. Kaya lang nung panahon, sinasabi niya yan sa publiko, ang yabang pa nga nila noon, di ba? O, ngayon, na mayroon na silang mga kaso sa International Criminal Court, bakit hindi nila aminin? Di ba? Dapat ang depensa nila doon, totoo yan, ginawa namin yan, pero tingin namin tama lang ang ginawa namin. O, ganun dapat ang depensa nyo. Kung sa tingin ninyo, tama ang ginawa nyo. Ay bakit ang depensa nyo ngayon? Hindi kami nag-order ng pagpatay. Wala kaming policy na pagpatay. Kung mayroon mang mga pinatay, isolated lang yon, kagagawan yun ng mga pulis. Hindi namin order yon. Ganun ba yon? Sige nga, mga kabunyog na nanonood ngayon, di ba, mga kababayan? Hindi ba sila nag-order noon na patay, patayin, patayin, patayin? Ano yun eh? Order nila yan noon. State policy yan. Ang PNP noon, organizational policy nila yung tukang. Ngayon, kung naniniwala sila na walang mali doon sa ginawa nilang yon, tama lang yung kanilang policy na yon, tama lang yung approach nila na yon, tama lang yung war on drugs nila, o di panindigan nila, tama pala eh, di panindigan. Bakit hindi nila ngayon dinidepensahan? Ang sinasabi nila, wala kaming policy kill, kill, kill. Hindi yan policy ng Estado. Hindi rin yan policy o organizational policy ng PNP. Wala. Organizational policy yan ng PNP. Tukhang yan eh. At state policy yan dahil si Duterte mismo, bukang bibig niya yan. Lagi niya yan sinasabi. Kill, kill, kill. Ngayon na naiipit na sila, may kaso na sila, tinatakasan na nila yung responsibilidad. Sasabihin nila, hindi namin inorder ang pagpatay. Nanlaban ang mga yan. Maniwala tayo, hindi ganon. Alam ng buong Pilipinas, alam ng buong mundo na yun ay policy ng panahon ni Duterte. O ngayon, sasabihin ni Panelo, umaalma siya sa sinabi ni Benora Abalos na ang patakaran ngayon ay buhay ay ingatan, droga ay ayawan. Sabi ni ni Panelo, ay ibig niyo palang sabihin, mali yung ginawa namin noon, wali yung ginawa ng dating admin. O, kung sabihin yung tama yung approach nyo sa war on drugs, aminin nyo na sa ICC na ganun na lang, ang depensa nyo ay ganito. Totoo, ginawa namin yan, policy namin yan. Ganyan talaga yung approach namin. Pero tingin namin tama yung approach namin. O sige nga, kung talagang naniniwala ka, Panelo, na tama yung ginawa nyo, aminin nyo yung ginawa nyo at ipagtanggol mo na lang. Sabihin yung tama yung ginawa nyo. Diba? Ganun lang yun. Ewan ko lang kung gagawin nila yan. Hindi naman nila. Tinatakasan nila. Naghuhugas na sila ngayon ng kamay dahil ipit na sila. Pinapanagot na sila sa kanilang mga krimen. O yan mga kabunyoga, ito yung ating komentaryo dyan, yan yung ating reaksyon. Mabuhay po tayo mga kabunyog, mga kababayan. Ensorecto, ensorecto, dala mo ay katotohanan.
Enso recto, enso recto. Kami ay iyong kabayan.